Ang huling araw dito sa mundo. Dito pinapaliwanag ang pagdating ng Son of Perdition na kilala din na Antikristo. Ayon sa balita ngayon, ang Euphrates River na isa sa pinakamalaking ilog at supply ng tubig sa Iraq, Syria at Turkey ay nagsisimula ng matuyo at hindi alam kung tuloy na itong matutuyo o hindi pa. Sinasabi sa Biblia na sa ilalim ng malawak na ilog na ito ay nakakulong ang isang grupo ng mga anghel na nahulog noon dahil sa kasalanan nilang kaalayan. Sila ang grupo ng mga anghel na tinawag noong unang panahon na Watchers. Tagapagbantay sana sila ng mga tao noong unang panahon bago ang pagbaha ng mundo. Ngunit dahil nakita nilang magagandang mga babae sa lupa ay naakit sila at iniwan ang kanilang mga luklukan. Saka nagpunta sila ng lupa para asawahin ang mga babae na nagustuhan nila. Genesis chapter 6 verses 1-2. Hindi nagtagal, dumami ang mga tao sa mundo at marami ang kabataan nilang babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae ay magaganda kaya pumili sila ng magiging asawa nila sa sinumang maibigan nila. Ang mga anghel na ito ay tinawag sa Biblia na mga anak ng Diyos. Mga banal sila dahil ginawa sila para maglingkod sa Diyos. At isa pa ay alam nila na sila ay mga immortal. Nasa mataas na silang bahagi dahil nasa kalangitan na sila, ngunit mas pinili nilang bumaba ng mundo para lang maramdaman ang physical na kaligayahan sa piling ng mga magagandang babae. Totoong napagbigyan nilang pagnanasa at kahalayan, ngunit ang naging kapalit ay naikulong sila sa ilalim ng lupa. Isang malalim na hukay na tinawag sa Biblia na abis. Hindi sila kinawaan ng Diyos dahil sa kanilang makasalanang intensyon. 2 Peter chapter 2 verse 4. Kahit nga ang mga anghel ay hindi kinawaan ng Diyos nang nagkasala sila. Sa halip, itinapon sila sa malalim at madilim na hukay para doon hintayin ang araw ng paghukom. Totoong nagkasalang mga anghel na ito at naitapon sila sa ilalim kung saan hindi sila makagalaw at walang kalayaan. Ngunit hindi silang mahalaga sa topiko natin, kundi ay ang hinaharap nating mga tao gamit na para sa ating mga tao ay nakakabahala. Dahil kapag pinakawalan sila mula sa malalim na hukay ay magdudulot lang ito ng disaster sa mundo. Hindi ko naman sinasabing matakot tayo dahil alam naman natin na may Diyos tayong hindi tayo papabayaan sa pagkakataong nakakatakot na darating. Nang mga nasa propesya sa Biblia ay nangyayari na. Revelation chapter 9 verses 14-19. Sinabi niya sa pang-anim na anghel na may trompeta, pakawalan mo ang apat na anghel na iginapos sa malaking ilog ng Euphrates. At pinakawalan niya ang apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang pumatay sa ikatlong bahagi ng mga tao. Ang bilang ng hukbong ng mga bayo ay 200 milyon. Narinig ko ang bilang nila. Sa ganito ko nakita ang mga kabayo at ang mga sakay nila sa isang pangitain. Sila ay may suot na mga baluti sa dibdib at mapulang katulad ng apoy, matingkad na bughaw at dilaw na katulad ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay katulad ng mga ulo ng mga leon. Apoy at usok at nagniningas na asupre ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Sa pamamagitan ng tatlong ito, ang apoy, ang usok at ang nagniningas na asupre ay pinatay nila ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ang mga bagay na ito ay lumalabas mula sa kanilang mga bibig. Ito ay sapagkat ang kanilang mga kapamahalaan ay nasa mga bibig at mga buntot katulad ng mga ahas na may mga ulong makakapanakit. Sinasabi sa ilalim ng Euphrates River ay makakapagtulot ito ng matinding panganib sa mga naniniraan sa mundo. Sinabi ditong 1/3 ng mga taong mamamatay dahil sa paglabas ng mga anghel na ito. Alam niyo ba na nitong nakaraan lang na matuyong Euphrates River ay maraming mga taong nakatira doon ang natakot at nagalisan? Bakit kaya? Ang isang dahilan ay wala nang mapagkukunan ng hanap buhay ang mga tao dahil sa natuyong supply ng tubig. Ang Euphrates River kasi ang pinakamalaking supply ng tubig para sa mga farmers. At syempre, kung walang tubig ay hindi tutubo ang mga pananim at walang aanihin para gawing pangkabuhayan. Ngunit maliban dito ay natatakot daw ang mga tao doon dahil nakakarinig sa kuhanan nila ang tunog ng ingay o sigaw umano ng mga nakakulong na anghel sa ilalim ng lupa. Sa ilalim mismo ng Euphrates River na hinihintay lamang ang oras para sila ay mapalaya at may sa katuparan nila ang kanilang mga galit sa mundo.
ng mga anghel na hindi na natili sa dati nilang kalagayan, kundi iniwan ang kanilang lugar. Inapos ng Diyos ang mga iyon ng mga kadenang hindi mapuputol at ikinulong sa napakadilim na lugar hanggang sa araw na hahatulan sila. Ang banal na kasulatan nang nagsasabi na may mga fallen angels talaga na nakabilanggo sa ilalim ng lupa at hinihintay lang nilang panahon ng kanilang pagkahatol. Ngunit tulad ng Diablo ay mabibigyan pa ito ng kaunting panahon para manira sa mundo, para maganap ang mga nasa propesya sa Biblia. Ang totoo ay, hindi lang naman sa Euphrates River yung sinabi na may narinig na huni na nagmumula sa ilalim ng lupa. Mayroon din yung sumikat noon na naging usap-usapan sa ilalim ng lupa. Revelation chapter 5 verse 3. Walang sino man sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa ang makakapagbukas ng balumbon o makatingin man dito. Itong verse na ito ay nagpapakita na totoong mayroong nasa ilalim ng lupa at mayroong mga nilalang doon. Ang huni na ito ay nai-record sa Siberia noong 1970s. Nais daw ng mga Soviet scientist na pag-aralan ng Earth's core kaya sila nagukay. At sa loob ng dalawang dekada mula 1970 hanggang 1989 ay nakaabot naman sila ng ukay na 40,230 feet. Habang palalim ng palalim ay nahihirapan yung paghukay nila dahil matikas ang mga bato at aabot ang temperature sa ilalim ng 1,100 Celsius centigrade. Yung mga tao daw na nagtatrabaho ay may narinig na ingay, kaya para mas marinig ito ay naglagay sila ng heat-resistant microphone at ipinasok sa butas. At ito ang kanilang narinig na umabot ng 17 seconds bago nasira ang mic. Maririnig nga po dito sa recording na parang ang dami-dami talagang tao na humihiyaw, mga babae at lalaki at nakakapanindig balahibo. Sigurado ako na ayaw mong masama dyan sa hinaharap na isa rin sa mga nagsisigaw dahil sa paghihirap. Kaya ngayon na narito ka pa sa lupa at habang buhay pa ay mag-isip-isip ka na. Pwedeng hindi kayo naniniwala ang nasa Biblia. Posible rin na may magsabing fake news ang naririnig natin sa mga video tungkol sa mga fallen angels na naikulong sa ilalim ng lupa at yung mga nagsisigawan ng mga tao sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi ang mga video ng ito ang basehan para sabihin nating hindi na ito totoo, kundi ay ang nakasulat sa Biblia. At maniwala man tayo o hindi, ay darating ang panahon na palalabasin talaga ang mga nakakulong na anghel sa ilalim ng Euphrates River para gampanan ang kanilang papel. Revelation chapter 9 verses 16 to 18. Narinig ko na ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200,000,000. At nakita ko sa pangitain ko ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay may mga pananggalang na pula na tulad ng apoy, asul na tulad ng sapiro, at dilaw na tulad ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon, at sa bibig nila ay may lumalabas na apoy, usok at asupre. At sa pamamagitan ng tatlong salot na ito, ang apoy, usok at asupre, namatay ang ikatlong bahagi ng mga tao. Kung totoo nga na ang mga ingay na ito ay mula sa ilalim ng Euphrates natin ang ating pananampalataya sa Diyos through Jesus Christ, dahil siya lang naman ang ating great escape para makaalis ng mundong ito. Ang totoo, kapag ang isang tao ay tinanggap na niya ang Lord Jesus Christ, ay hindi na siya taga-mundo dahil taga-langit na siya. Naging taga-langit siya dahil kay Kristo Jesus. Na kay Lord Jesus Christ lang ang kaligtasan na tinatamasa ng bawat Kristiyano. Lahat ng mga tao ay naghahangad ng mabuting kinabukasan, ngunit hindi lahat ay makakamit ito sa pamamagitan ni Kristo, dahil hindi lahat ay siniseryoso ang kanilang pananampalatnawag at nakarinig tungkol sa magandang balita. Verse 14, ito ay sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Alam ko na ayaw mong makasama sa mga taong hindi mapipili dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Kaya ikaw, kaibigan o kapatid na nanonood o nakikinig ngayon, huwag na nating sayangin ang oras at mga sandali dahil nasa huling araw na tayo. Nasa paligid na ang mga tanda na sinabi ng Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 24 verses 5 to 8. Ito'y sapagkat maraming darating sa aking pangalan. Sasabihin nila, ako ang Mesiyas, at marami silang ililigaw. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito'y sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari.
magkakaroon ng mga tagutom at ang mga salot at ang mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng manganganak. Ang lahat ng ating mga binasa dito ay nangyayari na.